i-habol niyo po kasi sayang po. Ayan, so tawagin na po natin, no? Ang ating 001 ng Team Europe International, ang ating Director 2-star, Coach Eddie Onya. Thank you so much po, sir, sa mga updates po na ibibigay niyo po sa amin ngayon. Take it away, sir. Yes, Ma'am Lusmin, yan. Thank you po sa lahat ng mga participants natin na nasa loob. Salamat po sa inyong matyagang pag-aantay, no? Dahil pag ganitong oras kasi ay nagsusundo muna kay Kabunso para hindi tayo mag-distract na. So anyway, ay napakinggan po natin yung mga members natin ano na nakapag-hit ng mga per oblos bonus. Ayan, si Ma'am Ella, ano, si Ma'am Ella po ay bali po ang pinasok po nito nung 30 ano nung October 30 ay siya po ay nag-upgrade sa scale up. Ano, tapos yung kanyang apat na anak ay kinuhanan din po niya ng metabolic package po yung apat. Then may 10 po siyang new invites. Ano, kaya grabe. Ano, tapos sinundan ni Mama Leia. Ano, 10 rin pala yun. Yung kausap namin na taga-Hawaii. Ano, talagang na-motivate din kasi yun eh. Dahil nga umaatin din siya doon kay Ma'am Beth. Kaya talagang nung marinig niya yung ating business ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Ano, lalo't nung napakinggan niya rin yung mga motivation ng mga naging successful. Kaya yun po, dapat ganun po yung gayahin nating mindset, ano, na na yun nga po, sabi ng isang billionaire nga po, if someone offers you an amazing opportunity and you are not sure to do it, then ano na, learn it later. Pasok ka na daw muna, tapos pag-aralan mo na lang pag ikaw ay nakapasok na. So yun po ang sinabi ng isang sikat isang billionaire ano na si Warren Buffett yata yun, hindi ako nakakamali. Ano. So ngayon po ay Miyerkules nga po at may mga updates po tayo no galing sa company. Although hindi po siya mahaba pero meron dito bagong update dito sa ating news. Ano, kung nakita niyo po sa ating back office, papanoorin po natin 'yon. Dahil I believe na ito yung gaganaping event sa Dubai. So siguro ay nagpakita sila dito ng ano ng mga magaganap ano sa Dubai. So pupuntahan lang po natin ano. Ayan. So kanina po ay narinig din po ng mga bagong pasok kanina yung ating update. Pinapakinig ko kasi ano habang nag-aantay ng mga kasama natin ay pinakinig ko na sa kanila yung actual na meeting namin para sila mismo makarinig ano yung update. Yung nga lang ngayon kasi medyo maiksi lang po yung update kasi nga ay pinaghahandaan talaga nila yung mas malaking update ano nitong November 5 and 6 ano po yung ating gaganaping super event diyan sa Dubai kaya I believe by Saturday or Sunday ayan ay mapapakinggan na natin yung mga tinitimpi pa namin tinitimpi pa talaga ano hindi pa kasi namin pwedeng i-broadcast ng buo kasi mas maganda yung company po mismo ang magsabi sa atin pero mamaya ay bibigyan ko kayo ng konting pahapyaw ano sa mga inaantay nating malaking pasabog nga po ng company ano. So dito po sa leadership group meeting ano kaya po ito po ay natutuwa ko dito sa ating company kasi nga po hindi po actually nagkulang ang company sa atin ano alam niyo ba yon napansin niyo ba na hindi po nagkukulang ang company sa atin sa mga updates kasi every week nga po yan. Yung nga lang kasi ang nangyayari kasi dito, yung iba kasi ay masyadong malaki yung expectation kaagad nila sa company kaya hindi po sila nakapag-antay. Kung kaya naganap po sila ng another opportunity, yun nga lang ay na-miss nila yung pinakamalaking opportunity. Tama ba Ma'am Lusmin? Kasi nga hindi nila nakita yung long-term vision ng Crowd1 kasi puro short term lang kasi yung gusto nila. Yung gusto nila ay sumalik, kikita kagad. Hindi po ganun si Crowd1. Ano, long term po ang pinag-uusapan nito. Ibig sabihin, pang matagalang negosyo po yung ibinibigay sa atin ni Crowd1. Kung kaya, kailangan natin maging patient. Ano? Patient po tayo. Ano, maging patient. At ito na po,
yung ating pagiging patient ay magkakaroon na po ng magandang resulta this coming this month na po, no, ilang tulog na lang actually ay ilalabas na po ng crowd one yung pinakamalaking pasapog, ano, sa kasaysayan ng digital marketing business. At dito po sa ating back office, ayan, ay in-interview po dito si founder ng isang sikat na news anchor na si Kat, ano to? Katie Jensen, ano, yan. So sikat na news anchor po yan. At nakalagay nga dito, sabi dito sa baba dito, ano, although hindi na natin papanoorin, nasa back office po, may papanoorin tayong bagong update kasi ngayon yung bagong linas lang nila kanina lang, ano. Crowdon is 7 days from the biggest and most powerful launch in the industry ever. Kung nakikita nyo po yung mga message na sinasabi ng Crowdon, siguro naman ay mapaghahandaan nyo na yung mga sinasabing ganito. Kasi doon sa mga sinasabi ni founder, ini-internalize ko, ay ito yung pinakamalaking opportunity na mangyayari, na mararanasan natin sa tanang buhay natin kung tayo po ay sasabay. Ano ho? Kaya abangan po natin ilang araw na lang, ilang tulog na lang po. Ano. Pero ito po ay makikita po ninyo ito sa ating back office. Sa mga hindi pa po nakapasyal na ating back office, nandito po yan, nandito sa baba. Yan, nandyan. Nandyan din po yung video. Ayan, nandyan din po yung video. Pero hindi po natin papanoorin ito ngayon dahil merong bago. Ito yung bagong-bago. Kanina lang po ito. Kaninang alas dos. Ayan. So medyo mahaba-haba po ito. Total maiksi lang po yung ating update ngayon. Pero panoorin po natin ito ng sabay-sabay para magkaroon kayo ng idea kung saan ba papunta yung ating company. Sabi dito, Picator of the Crowdon offices. From Swedish to Spain, Dubai to Singapore, Crowdon is a global powerhouse and the fast-growing network in the world. Come with us for a behind-the-scenes look at our state-of-the-art offices and meet some of the hundreds of people working hard to ensure your success. Ayan. Panoorin po natin ito. Today we are taking you on a journey around the world, taking a look at the incredible success story that Crowdon has begun. And where better to start than Dubai, the hub of all technology in the world, it feels like these days. Jonas, so lovely to see you. Now, I have to say, Dubai really feels to be at the cutting edge of all the big developments that are happening today, whether it's Web3, Metaverse, blockchain, NFTs, or more. Tell me, why did you decide to expand here? What have been some of the big opportunities for Crowdon being located in Dubai? Absolutely, one of the biggest opportunities is what you just said. All the companies in the industry is moving here, so this is the place to be. You don't have to travel around the world to have the meetings that you need. You within 15-20 minutes you have the meetings, and we it's also a place for people to come. It's easy to come to Dubai, and yeah, Dubai is the leading place in the Web3, Metaverse, crypto industry right now. The biggest expos are here, and yeah, this is where you have to be. And I have to say, every time I come to this beautiful office, it feels like you've expanded, you've taken over a new part of Dubai. Tell me about some of the big changes and the big developments happening here for you at Crowdon. Yeah, right now we are moving in a totally new tech center here to be able to provide with our new services. Just around the corner in a couple of weeks, we launched something that is the biggest ever in this industry, and we need a lot of tech development. And we also actually open up a much bigger expo center for all the members coming here to Dubai. So we have the chance to show them our latest technology, our latest products, and to give them a better picture of the company and what we are up to. It's not just the Dubai office for Crowdon that continues to expand. I know as you build this global empire, there's a lot of other new offices popping up. What are some of the unique offers that people can take advantage of? What is some of the infrastructure that's going to be supporting your members with? Yeah, we're building support offices. We're building tech offices.
around the world. And we also put a lot of energy to build our member hubs. And the latest one, actually, except here in Dubai, is actually in Singapore. And it's really nice to be there. We have been planning it for a long time, and now we have opened it. And it's a great place for all people in Asia to have a closer look to the company, to come there to meet the management, and to have their own meetings, to introduce new members, and also a great place for us to show our appreciation for the members. We have a VIP part of the office where the great leaders, the people that put in all their energy to build up their organization, they can come there and we can take care of them the way they should be treated. Part of the CrowdOne family. It's such a unique offering, I think, something like these member offices in Singapore. 80% of the office is dedicated towards the members. So great opportunities for networking. Absolutely. And we want to be one of those companies that go and to be first doing this. I've been in the industry for many years, and I was always thinking that when I was working in the industry that, I would love to come closer to the company and the company to see me, listen to me. And that's what we are doing. That's why we're building those places and the VIP part. So we have the chance to listen to the leaders, to listen to the members, to sit down and talk together and to make sure that we have the greatest business. So big plans for Singapore, more expansion in Dubai. We're just getting started. Should we go and meet some of the other key members in CrowdOne today? That's a great idea. Now I'm here with Lisa, the office manager of the terrific CrowdOne Dubai offices. Now, Lisa, this office is sensational. I absolutely love it. It's always changing as well. But what makes it the perfect place for CrowdOne to be in Dubai? It's futuristic, it's thriving, it's a global trade for everything. Always moves fast here in Dubai. And what a perfect place to have a CrowdOne office. It really is, it really is. And every time I come as well, I always see a lot of members here having a good time. You've got lovely food and beverage offerings. Like, what makes it the perfect place for members? It's a central hub for traveling in and out around the world, and we're fully equipped here, fully supported. Everybody loves the atmosphere, loves to come and just, you know, network and grow their business even more. Nice. It's one of my favourite places to be. I'm going to be here all the time, mate. You're always welcome. Thank you. Now, we all know CrowdOne is a creative hub, and Harold is the creative production manager for them all. Now, Harold, tell us more about this secret green screen studio right here in Dubai. I've heard so much about it. I've seen you be sneaking around, right? Yes. It's a super cool project we're working on right now. Very exciting, state-of-the-art equipment, green screen, all based here in Dubai. So just create some, you know, virtual production capacities for all of the content we want to produce in the future. Fantastic. So what's the first thing that you've got to remember when having this creativity with all of these amazing people? What do you have to bear in mind when you do that? Well, first thing would be teamwork, right? We all work together very well. I would say the team is, you know, have great people, super creative, always pushing the bar. We are like, I think, a pretty well-oiled machine. Looking forward to see what's in store for next happening when it comes to creativity, because I know it's always on the point. Yeah, creativity is get all the ideas from everyone. Bad ideas doesn't exist. Always good ideas, crazy ideas. That's how you come with great concept. Thanks, Pabs. Thank you. Thank you. I'm here now with the head of global support, Mark. Good to see you, Mark. So when it comes to support, what can our members and our affiliates expect? So what is important to say is that the support team today is more than 30 people working from two different locations, which are Spain and here in Dubai, and covering 12 different languages to provide to our members personalized responses and assistance. So they're coming from different countries, so they have different cultures, but always following the same goal, which is helping and serve our members across the world. When it comes to finger on the pulse and knowing what the members want, this is the guy. So tell us more about the Dubai offices and what impressed you about it? The Dubai office has something beautiful and amazing and splendid to offer. It offers our members, I think, the world-class infrastructure,
We have people, we have an amazing bunch of people within the office, different departments, coexisting and working with each other day in, day out. It's all to support the members, the network that we call. And the best thing is the passion that each one of us have here. So yes. So what do you think it actually means to the members? Well, there's a beautiful saying that the journey of 1,000 miles begins with the first step. For our members, this office is the first step. First step towards their splendid, successful journey. Very well said, Raj. You made me want to be here, and I'm here. Some of these amazing events that you've organized. What is your favorite part of organizing events? Well, like, I've been doing events for a very long time, and networking events have always been my favorite. You have the buzz and the energy of the crowd, and you can't beat that. But my particular favorite part is seeing the members smile and how much they're enjoying themselves at the event. It makes it all the hard work worthwhile. Each event is very different, and I can't give away all the secrets. But what I can say is a member will never regret attending one of our events. They learn so much and take away so much, and nothing beats making that in-person connection there. It's good times. Good times really to come. Good times. You don't want to miss the next one. This is where it all started, the original Crowd One office here in Stockholm. Here you'll find not only the most dynamic team, but also the best facilities. Want to see the nerve center where everything happens? Follow me. We all know this man. It's CEO Johan Westerdahl. Hello, Johan. Hi. Stockholm is where it all happened and where everything started. So what makes this office so important to the success of Crowd One? This is where everything started. In Stockholm was the idea coming to our founder Jonas. Here we started to build the office to support the network. When I started to come on board and meet Jonas and the rest of the gang, autumn 2019, we were sitting on the fifth floor in this building in a conference room. During the winter there, we moved up to the office, the first real office for the company, here in the same buildings. We were still in the same place. And then almost a year later, we moved into this new, really big, fantastic office to get place and room for all the creative ideas and for all the people who's making the possibility to support the network in the best way. Yes, Stockholm is special in the sense it was here the idea came and it was here the company was founded. Robin, what's your favorite part of a C1 Stockholm office? My favorite part about working here in the Stockholm office is that I work with a bunch of talented, creative and fun people. We have an amazing team up here with professionals from all over the world. So CRM stands for Customer Relationship Management. It's all about getting the right message to the right person at the right time. In order to do that, we leverage and analyze quite a lot of data and design specific actions that will trigger when a user matches our signals. A user could be interested in a specific product, and we would communicate other products similar to that, or we could help a leader grow their business. Creative in the Stockholm office, Ernesto, nice to see you. You've been with Crowd One almost from the beginning. How have you experienced the growth of the company and moving into different offices, etc.? Well, it's been amazing. Like I say, as you mentioned, I've been here from the beginning. In the early stage, we were quite small, tight team. But it's been exciting to see, you know, how everything has been growing, not only in the Stockholm office, but also in Dubai and also in Singapore. So yeah, it's been very exciting. Can imagine. And what is your secret for producing great content for members? Well, I guess the main
the secret, if there's a secret, is to have the right people, you know, with the right skills. And we've been very lucky to people join us in the Stockholm office, and as I mentioned before, also in Dubai and Singapore, with people with a lot of talent and passion to create great content. This is a familiar face, Global Head of Events Hanna Kimblad. What has been your favorite Crowd One event so far? Oh, that is a really difficult question to answer. I love all the events, of course. I think each and every one of them have meant something special for me. But we have two categories. One is offline with a live audience, and we also have the online events. And I think if I have to pick, I would have to go for the live events where we have an audience that you interact with. I always love to see and be together with the leaders and have their energy, and just it feeds a certain energy and buzz when you have 1,000 people in the room. When we do live events, it's a little bit easier to recognize people on site that are there. And we have the system with the rings and the pins that you receive when you are closing a new title. So coming for 2023, we have a lot of plans for the recognition. And I can't share so much yet, but just stay tuned, I would say. Think of business in Asia and you immediately think of Singapore, the most exciting and dynamic city at the forefront of innovation, which is why it makes perfect sense for C1, just as exciting and dynamic, to put down roots here. Join me on a tour of the office and to meet some of the people that work here. So we're in the VIP lounge right now, and I'm with Swati Gobinath, the office manager, who makes sure that this machine runs smoothly every day. So firstly, I'd love to say that your office looks so amazing. You guys have such a nice view of the Singapore skyline. You can see the ocean from here. It just looks so nice. Well, you see, Alex, an office has to be both functional and aesthetically pleasing. My team and I manage all aspects of office space, infrastructure planning and facilities, and working on resources and solutions so that we could all have this stunning workplace. And I'm sure people would like to know, what does your day-to-day look like? On the day-to-day, I ensure operations run smoothly by overseeing the members' experience and that it is a personal friendly experience for anyone coming into the office. It is also important for me and my team to maintain complete ease of access in both availability and warmth of character. So this is Charlene. Charlene is Singapore's network support executive. So, Charlene, what would you say is the number one reason why C1 members should visit the Singapore office? Well, the office allows for a space for collective innovation, collaboration, as well as a great space for sharing ideas and working together. Last but not least, the office also allows our members to kind of participate fully in our exciting and dynamic C1 culture. So that's why we're really excited to see our members hanging around with us. So what would you say is the most popular feature of the C1 office, especially for affiliates? Well, especially as you can see, the space. This space is such a great place. It offers the opportunity for members to work together, come together, host small gatherings, or even work together with us to have large-scale events, and they will have the full support of our local team as well. When our members and their teams are able to bounce ideas off each other in a shared space, it creates an energy, a much stronger bond, and positivity, as well as the drive to grow their business. This is essential for any team. Hi, Dirk. Hi. So Dirk is the Network Business Development Director. I'd like to ask you, how has having an office here changed the playing field for C1? Well, this is Singapore office, and this is the first office in Asia. So by having this office here, it literally shows about the commitments that the company have for the whole regions. At the same time, that this is a very important milestone for the company.
What would you say is your favorite part about the office? My favorite part for the office would be the receptions, because that is where I got to meet all the members from all over the world. And it just was such a wonderful feeling that you get to see all the nicest faces, all the members' faces, that when they come into the door. So I would say my favorite part would be the receptions. It's awesome. Thank you. Ayan. So nakita po natin ano yung mga offices natin, at talaga namang ako'y namangha rin po ano, namangha rin ako mismo nung ako po ay mismong nakapunta sa ating Dubai office, na talagang sabi ko nung nung matuntungan ko yung office niya, matuntungan namin yung office niya, sabi ko ito na yung matagal na naming inaantay na kumpanya, na natotoo talaga ano na pang long term ano, lalo pa ngayon ano, nung kami po yung nagsisimula, alam niyo po nung kami nagsisimula, dahil wala pa po yung mga office na yan, marami nagsasabing scam po si Crowd1 ano ho, dahil nga po ay wala daw pong physical office. Kaya ang ginawa ni founder ay priority niya po na magkaroon ng office, at kung mapapansin niyo, pinipili ni founder yung mga mayayamang lugar, mayayamang bansa, kagaya ng Dubai, di ba? Yung office sa Dubai. So state of the art po yung office natin sa Dubai. Nasa 20th floor po yan. Kaya pag nandun kayo, kaisa-isang building po yon, yung pong Aringo Tower, ano, talagang ang ganda po ng view sa taas. At siyempre nakita naman po yung office din natin sa Singapore. Nakabubukas lang. Ano, yung parang may barko sa taas. Ano, di ba yung building na yun, nandun po yung office natin. Kung kaya sabi ko yung siguro mga nagsasabing scam noon, na ngayon may office na tayo sa Asia, ay ibang usapan na ano, dahil nga po meron na tayong ipagmamalaki talaga na si Crowd1 ay totoo ano, hindi po nagbibiro si Crowd1, at marami pa pong bubuksang offices po si Crowd1, hindi lang po ang Sweden, hindi lang po ang Dubai, hindi lang po ang Singapore. So upcoming din po ang Africa, may Africa, may mga, I believe inaayos din po yung ating bansa ano, pero tahimik lang po sila ano, antayan na lang natin. So sa product naman po, ayan po yung ating pong Planet IX. Actually, nang dahil kay Planet IX, nag-iba po yung, kaya po mag-iiba po yung ating pong sistema, babaguhin po lahat ni Crowd1 yung sistema natin. Kasi kung napapansin nyo noon nung una, ay sa mga presentation natin ay sinasabi natin na we are not a crypto. Hindi tayo cryptocurrency ano, hindi tayo investment mga ganon. Pero dito sa second generation ano, next generation na sinasabi na magsisimula na nga po ngayong November, ay iba na po yung labanan. Bakit? Nakita kasi nila na si Planet IX ay nanguna bilang number one NFT sa Polygon Network. Kung kaya nagkaroon ang idea, ang Crowd1, na pasukin na rin ang Web3, pasukin na rin ang blockchain, pasukin na rin po ang cryptocurrency. Bakit? Kasi nga po, may napatunayan kasi si Planet IX. Tinangkilik ito ng mga member, ng mga players. Kung kaya, hindi rin makapaniwala ang Planet IX ano, na siya ang nangungunang NFT game sa Polygon. Ayan, kita niyo po yung pinas ko kaninang umaga, number one na naman tayo sa Polygon. At ginulat niya rin po ang mundo ng NFT doon sa Polygon Network, kasi marami pong mas nauna sa kanya, pero isang taon pa lang siya, pero denominate na po niya ang NFT world. Ano? Kung kaya, aba, sabi ni founder, kung si Planet IX nga na wala pang 1 milyong member ay nag-number one o na nangungunang NFT game sa Polygon Network, tayo pa kaya na may 50 million member. Kung kaya, yun na po yung ating pasabog dito ng November 5 and 6. Ano, papasok na rin po tayo sa NFT. Papasok na tayo sa NFT
papasok na po tayo sa cryptocurrency. Yung mga loyalty points natin, ano ha, na nabanggit kanina ni Ma'am Lynn, na kliniklaim natin everyday, kala ng iba wala ng value, wala namang paggagamitan, ano? Ba't pa ako magkiklaim? Kaya yung iba marami nagsipagtigilan, ano, nagsipagtigilan. Pero, I believe na yung isang pasabog nila sa, ano, ayon na rin kay Ma'am, ayon na rin po ng mga taga Dubai, kasi po yung mga, si Ma'am Lynn taga Dubai, lagi siyang nasa office, ano, yung daw ating mga loyalty points na chinatsagang kliniklaim ay magiging token. Grabe, di ba? Pag naging token yan, tandaan nyo po, yung ating IXT, may yung ating pong Planet X may sarili ding token, yung po yung IX token. Na yun nga po ay sa maiksing panahon, no, kasi nag private sale po yung token natin nung October last year, ano ho. At doon ako nagulat dahil nga po ako, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, crypto lover kasi ako. Ang dami kong sinalihan mga startup company na cryptocurrency na hindi naman nag-materialize. Yung token namin o yung coin namin, hindi pa rin po na ipapalit kasi nga po wala pa sa blockchain. Pero nagulat ako dito sa Planet X kasi nga po, sa loob lamang po ng isang buwan, after the private sale ng token natin, ay nasa blockchain na kaagad. Gano'ng kagaling po yung ginawa nila? At pag nasa blockchain na po siya, ibig sabihin, tradable na po yung token natin, napipera na. Di ba? So what if kung yung ating mga loyalty points na yan ay maging token na may 50 million potential client o potential user na gagamit sa token na yan? Palagay nyo, anong mangyayari? Kaya kaway-kaway sa maraming mga loyalty points. Ito na yung inaantay natin. Ano ho? Yan. So si Planet X, ayan po, nakita natin ito. You still have a chance to dominate the game if you bought picks but have been passive in the game since 22 May 2022. Planet X wants to invite you to re-enter the highest ranked project on Polygon. To create territories, agents of chains need to trade picks, and therefore, so-called sleeper agents need to use their picks to be successful in the game. So ito po yung update ng Planet X. From 22nd November, those who haven't been transacting since 22 May 2022 will have their inactive picks placed in a guild for active players to buy. If you are a sleeper agent and want to re-enter the game, you will be able to claim equally valued picks, new picks up until 22 May 2023. Planet IX wants you to keep playing the game. So ito po advantage natin, ano, sa mga sumabay po sa Planet IX na gaya ko, kagaya ng Team Europe, nagkaroon tayo ng mga problema sa pagbubuo ng teritoryo, although na i-enjoy natin yung pagbubuo ng teritoryo, nagkaroon tayo ng problema kasi nga po may mga tulog, yung hindi nakikipag-participate. May mga picks sila, nakabili sila ng mga beta pack na iyan, kaso hindi sila naglalaro. Hindi man lang nila tinitignan yung back office nila. Kung kaya, tayong mga nagbubuo ng mga territory ay nanghihirapan kasi nga po yung dugtungan sana yon na magdudugtong na para makabuo tayo ng territory ay tulog. Kaya kahit anong gawin natin yung bid, taasan natin ang taasan, hindi pa rin ina-accept kasi nga tulog nga, hindi ginagalaw. So ngayon, ganito ang mangyayari. Sa November 22, ano ho, lahat ng mga tulog na yan ay kukunin na po ng Planet IX. Planet IX na po ang magbebenta. At yung mga picks nila ay napalitan ng iba. Ano, pero merong 6 months na ano po, palugit para mag-activate sila. 6 months na palugit para mag-activate sila, ano. Dahil kung hindi, wala na po silang babalik ang picks. Sayang naman, ano, bakit kanyo? Kasi yung mga picks na yan, hindi po yan dinesign para i-hodl. Hindi po yan dinesign para i-hold, para ano, kasi nga po yan ay gagamitin nga po sa laro. Kung kaya
Marami po ang mga nagreklamo nga po sa Discord na yun po yung nagiging dahilan bakit hindi makabuo. Kasi nga po, tulog hindi nakikipag-participate. So, yun yung magandang balita sa atin naman nagbubuo ng territory. Kasi ang nakikita namin dyan, by November 22, once na kukunin na ng Planetary X yung mga tulog na yan, sila nang magbebenta at makikita na lang natin na magiging yellow na sila. May price na po yun. At nakalagay dito, claim equally valued picks. No, ibig sabihin hindi kung ano siguro yung market value, ano yun po yung magiging ano, pero ang suggestion namin mga nagtuturo dito sa larong ito, pag nagbit kayo ng mga matataas na before November 22, babaan niyo na kasi baka yun po ay ibase ayon doon sa mga pagbibid natin. Ano, di sayang naman baka mamaya aksipin kagad ng Planetary X ang taas ng mga bid natin. So makakasave tayo kung sa November 21 ay lahat ng mga binid natin ay pwede nating babaan. Tapos makikita natin kung ano mangyayari sa November 21 onward. Then na natin mapag-aralan yung mga territory natin. Pero as much as possible hangga't hindi pa po dumarating ang November 22 ay mag-ano po tayo. Mag-build po tayo ng territory. Bakit ba mahalaga ang territory na yan? Bakit namin sinasabi mag-build tayo ng territory? Kasi malaki ang gagampanan po ng territory pagdating po ng mission control. 2 to 3 weeks from now, mag-start na po, mag-launch na rin po yung mission control at nandyan po yung mga exciting game. Kung na-excite na po tayo dito sa pagbubuo ng territory, pagbili ng mga assets, mas exciting po yung ilalance na mission control. So i-update po namin kayo kung ano po yung aming mga malalaman, matututunan. Ay open po naman kami para ituro sa inyo. Ayan. So sa promotions naman po, ayan, meron pa po natitirang dalawang araw para i-reactivate natin yung ating mga fair oblos. Actually, pangatlong basis na po ito na pinagbigyan tayo ng crowd one. Kung kaya, ito yung sinamantala ni Ma'am Ella Francisco. Nakita niya si Ma'am Ella Francisco. Hinit niya po yung fair of loss niya at I believe ang dalawang araw na lang ay makukuha na niya yung kanyang fair of loss. At ang maganda dito sa fair of loss na ito, instead na package, kagaya ng normal na fair of loss, kung apat na white yung napajoin mo, white din yung ibibigay sa inyo dito, hindi. Kundi, kung apat na startup yung napajoin mo, 100 euro po yung ibibigay sa inyo. Kukonvert lang po yan sa business point, 1,000 business point, direkto na po yan sa inyong account balance, then pwede na po natin i-withdraw through Bitcoin. So yun po yung napakaganda nito. At yun nga, meron pa po tayong dalawang araw. Ayan si... Kung nandito si Sir Noni, yan, nagpabili din sa akin ng apat na metabolism. Magpiperoblos din po siya. At inaantay na lang po yung makompleto yung apat niya. Ayan. Kaya naintindihan nila yung power ng peroblos na ito. Then, ito na po. Ayan. Ito na po yung gaganaping event sa November 5 and 6 na sabi dito, get ready for the most powerful event in Crowd1 history. Ayan. Bakit niya po nasabi yung ganyan? Kung hindi po natin nasabayan ang pioneering ng Crowd1 noong 2019, at hindi natin nasabayan yung pioneering ng Planetary X noong 2020, ito yung best time ngayon na masabayan natin yung launching ng Metaverse. Ayon kay Ma'am Lynn, kanina doon sa nag-guest din po siya doon sa Tribers, ang sabi niya, kung nangunguna ang ating Planet IX bilang NFT game sa Polygon, times 10 daw po ang magiging power ni Metaverse pag nag-launch na siya. Imagine that. Kaya nga sinasabi namin na bumili kayo ng package para magkaroon kayo ng virtual options
kasi yun po yung gagamitin natin sa laro, yung virtual options. Kung matatandaan niyo po yung mga peer noon na binili natin, yung mga peer na binili natin noon nung nag-freelance po ang PlanetaiX na pinambili natin ng PIX, pinambili natin ng virtual na lote gamit yung peer, yung virtual options, ganun din po siya. Pero mas marami kasi siyang paggagamitan yung virtual options natin kasi marami na pong company ang nasa metaverse world. Ano? So, virtual trading game kasi ito. Trading. Mag-trade tayo. Ano? Parang stock market. Parang ganun. Pero siyempre, hanggat hindi pa kasi nagla-launch siya, ay antayin natin yung complete mechanics. Pero ang sabi nung una, bago ito mag-relance noon, once nag-launch na po siya, meron silang i-release na 2 minutes video. At sa 2 minutes video na yan, maintindihan na natin yung laro. Ano? Tapos meron din tayong QR code. May QR code na ibibigay sa atin at pwede po yung i-scan ng mga magme-member o yung mga bagong magme-member. Kasi nga, dadagsain kasi ito. Dadagsain tayo pa lang po kasi ang magkakaroon ng ganitong system o ganitong product. Wala pa pong nakagawa. Kaya nga po, tayo yung pioneer. Tayo yung magiging pioneer. Yung lahat ng mga sasabay dito, tayo yung mga pioneer. Kung kaya sinasabi ko nga, kung hindi kayo nakasabay noon sa pioneering ng crowd one tsaka ng PlanetaiX, dito na kayo sumabay. Kasi tayo yung magiging pioneer. Ano ha? Ayan. So yan po yung nasa back office din po ito. Tingnan natin kung nandito pa, hindi pa natabunan para makita natin yung video na yan. No, maiksi lang po naman yan. Matindi daw po yan, yung metaverse na yan. At ang sabi, kasi nga po, talagang pinag-aaralan, kasi ang sabi rin po, ang income natin po sa metaverse ay in real time na po. Ibig sabihin, mapipay out po natin anytime. Hindi na tayo mag-aantay ng matagal. So, para ngayong pinagtutugma-tugma ko, ano, yung mga sinabi ng mga leader, ano, at saka ni founder din, na the only way o yung paraan para magkaroon ng real-time na payout, kagaya ng PlanetaiX, yung ating iX token na pipera anytime, ay kung ma-release po o yung ating sariling token at madala po yan sa blockchain at gagamitin din po yung token na yan sa metaverse o magkakaroon sila ng ano, yung pagsasamahin, yung virtual option tsaka yung token natin, ay posible nga yung sinasabi ni founder na in real time na. Kasi kung ilans nga po yung token natin na iyan at nasa blockchain po siya, ibig sabihin pag nasa blockchain na po siya, tradable na po siya, pwede nang ipalit ng real money anytime. So yun po yun. Kaya yun yung talagang pinag-iisipan ko na sabi magiging real time yung pera, yung ating income. So yun yung nakikita ko na kung ma-release yung token natin na yan at maging cryptocurrency nga po siya at madala sa blockchain, edi pwede na nga natin mapera anytime. Diba? So panoorin po natin ito, ano itong short video na ito. Yan, ano? Grabe talaga itong mangyayari ano sa 5 and 6.
dahil pag na-release din daw po, ano, pag na-launch din daw po yung pin na yan, ang sabi ni founder, ano, kung mababalikan niyo po yung ano po, yung special meeting po na nagsalita po siya, ang sabi niya po ay after the launching of this C1 thing, ayaw pa niyang sabihin kung C1 token, ano, kasi nga sinosurprise ng lahat, ano, ay magiging top 2 or top 3 kagad tayo sa buong mundo. Imagine that. Top 2, top 3. Maging top 10 nga lang, ako'y masaya na eh. Pero yung sinabi niya na magiging top 2 or top 3 tayo after 30 days upon launching, eh aba, matindi nga ito. Diba? Hindi niyo ba yun na, hindi niyo na-realize yun? Na ganun katindi yung mangyayari dito sa C1 thing na ito ang sinasabi founder. At may exchanger po, top 5 kagad tayo, sabi rin niya. No, balikan niyo po yung video na yun para makita niyo po yung sinabi niya doon, mapakinggan niyo po muli. Grabe yan. Kaya nasabi namin, ito po siguro yung time na maraming magigising na tulog. Ano? Maraming mga hindi pa nagjo-join na magjo-join mag-uunahan sa atin. Bakit? Kasi binivisualize din po ni founder na by the year 2025, aabot tayo ng 1 billion members from 50 million ngayon. Grabe, di ba? So, ano yung gagawin nila? Bakit ganun karami yung magjo-join? Dahil sa mga advanced na product na tatangkilikin ng maraming tao. So yun po yun. Yun po yung talagang napapagbubulay-bulayan ko, ano, ayon sa sinasabi ni founder. Although hindi pa nagla-launch, pero nagkakaroon tayo ng idea through the word na lumalabas sa kanyang bibig mismo. Ano ho? So yan po, ilang tulog na lang. Ano? Ngayon po ay 2 na. So tatlong araw na lang po yung ating inaabangan. Ano? Na talaga naman I believe na mind-blowing po yan. Mind-blowing po talaga. Kasi nga po, pasok na po tayo sa Web3, Crypto Blockchain Metaverse Network. Alam niyo po ba, kung wala po ang Planet IX, mga kapatid, kung hindi naging successful ang Planet IX, hindi po tayo papasok sa ganito. Kasi hindi po ito yung plano talaga ng Crowd1. Pero dahil nakita niya, yung industry ng NFT na nagsimula lang po noong 2020, napakabata pa, tapos ay naging famous kaagad siya, kaya sasabayan niya. Pero mas hindi po itong si Crowd1, kasi nga po kung si Planet IX ay wala pang 1 million yung member niya, aba 50 million, imagine mo yung 50 million na gagamit ng token na ito na i-release ni Planet ni Crowd1. Ibang usapan po yan. Magkakaroon po yan ng supply and demand. Tatandaan nyo po, lahat ng mga cryptocurrency, limited lang po ang supply po niyan. Hindi po yan kagaya ng fiat money na pag maya-maya ay nag-preprinta naman. Hindi po. Ang cryptocurrency po ay limited lang po. Kung kaya, yun po yung ating aabangan. Ano ho? Yan po yung ating aabangan. No. So, excited na ba kayo? Excited na lahat, ano? Na talaga namang halos hindi na nakakatulog dahil excited ng lahat. So, last but not the least, ano, ito po yung last update natin na nandito nga po sa Planet IX. Ayan, ito yung pinaghahandaan din po ng Team Europe, ano, na talagang pinag-aralan namin, ano, kung paano tayo mapapabilis na bumili nito. Kasi ito pong Genesis NFT na ito ay napakakunti lang po ng kanilang ibebenta. 500 lang po ang ibebenta nila nito. At ang dami na pong nagpabilis sa atin. Kung kaya ay ayan po, yan 21 days na lang, 21 hours na lang ay i-release na po yung ito pong Genesis NFT na ito. At alam niyo po ba, kagaya po ng mga na-experience namin sa mga unang binili namin mga assets, kagaya ng Lucky Cat Trap, ito po ay kagaya din po ng Lucky Cat Trap na meron pong lifetime airdrop. Kung kaya, ayan po, makikita niyo po dito na talagang unahan ang pagbili nito, unahan.
ito po ay under Ethereum, ano? Yung kaya I believe Ethereum po ang pambibili natin dito at the price of 0.08 Ethereum ang isa at mint supply pa 500. Ah, binabaan na. Ayan, nakita nyo kagabi ito. Sir Orly, mga leaders, ayan. Grabe. Well, sir, binago na nga. Kagabi kasi ito ay 10 per wallet. Ayan, binabaan na 2 per wallet na lang. Kaya mamaya, usap tayo mga leader ha, sa Team Puyatas. Team Europe leaders, usap tayo mamaya sa strategy na gagawin natin. Ano? Kasi binabaan na, oh, eh, ang dami na nagpabili. Dami na pong nagpabili nito sa atin. Kaya gagamit tayo ng maraming wallet. Ayan, 2 per wallet lang po. Oh. Kita niyo 2 per wallet. Mamaya, usap tayo sa Resti, Sir Orly at yung mga ibang leaders natin dito. Kasi ay, nako po, grabe ito mangyayari dito bukas. Ayan. So, grabe naman. Hindi mo lang ginawa kahit lima man lang. Pero sir, medyo mahirapan nga po tayo, sir, kasi limitado. Oo, kaya, hindi, mamaya, sir, pag-usapan natin mamaya, ala, yung strategy. May strategy naman yan, pwede natin gawin. Ayan, mamaya, usap po tayo mamaya sa Team Puyatas. So, yun po, mga kapatid, ano, yan po yung ating napakagandang update ngayon. At see you next week. I believe next week ay full ano na po yan, full update na po, ano, full mechanics na po doon sa mga ilalunch na mga product natin, ano, sa anong araw ba 'yon? Sabado at Linggo, yan. Yung event po ay sa Sabado at Linggo, yung event. So I believe by Monday, ano, may mga makikita na tayong news ano dito sa ating back office, kaya antabayanan niyo lang po yung mga ating mga ano mga back office dahil diyan po nila linalagay kung ano po yung mga updates. So again, sa lahat ng mga naniwala, nagtiwala, nag-stay sa Crowd1, ito lang po masasabi ko. Congratulations po sa inyong lahat. I believe na itong second wave o next generation ng mangyayari kay Crowd1, gaya ng sabi ni Ma'am Lynn, marami dito magiging millionaires. Marami po magiging millionaryo dito. Basta gagawin lang po natin kung ano po yung sistema. Ano? Nagawa na namin noon, mas matindi ito ngayon. Kasi nga po, ang advantage natin ngayon, natuto na tayo ng Web3, ano? Natuto na tayong gumamit ng wallet through the Planetix, kaya mas madali na lang po natin itong maintindihan, mapag-aralan at maituturo sa mga members natin na nangangarap din na mabago ang buhay. Kita-kita po tayo ano sa top ano. At nandito kami ano para gabayan kayo. Nandito kami para ituro sa inyo yung mga strategy. Dito po gaya ng sabi ni Ma'am Lynn kanina, hindi na po pinag-usapan dito ang rank. Kasi sa Planetary Expo, may mga mabababang rank, coordinator, team leader, mas malaki pang kinikita sa amin ngayon. Dahil nga doon sa mga territory na binild nila. Ano? Kasi yung mga binibuild namin territory sa Planetary Expo, meron pong daily income po yan. Kaya yung mga kapagbuo ng mga legendary, na mga domain, na mga zone na yan, grabe po ang kinikita. Lalo na po yung isa, may isa po, sabi ni Ma'am Lynn kanina ano, na nananalo na landmark. Single owner lang po siya, 'di ba? Yung mga landmark, marami pong mga owner 'yon, ano. Isa lang po siyang nanalo, alam niyo po. Ang kanyang kinikita per week ba 'yung sinabi doon kanina, ano, 1,500 IXT. Grabe, ano? Kaya I hope ano, talagang gusto talaga namin ano na maraming kumita ngayon dito sa mga ilalang sa product na ito. Ano ho? At yun nga po. God bless po sa ating lahat, ano. Hangad po namin ang ating pagtatagumpay. Yun lang po, Ma'am Rosmin, salamat at God bless po sa ating lahat.